gagawin tayo, devant. Yan, devant. So ito ay nasa 49 inches. So ang problema nito, nanonood daw sila, biglang namatay. Biglang nawala yung picture, pero may sounds daw. So yan ay nakabukas na siya. Yan o, kulay asol na siya. So mapapansin mo rito, mayroon na siyang backlight. Ibig sabihin, nag-on yung unit. Ang problema, blanco yung screen. So, ito yung model niya, yung Devant 49DL641. So, ito ay nasa 3 years, mahigit na nagamit nila. Tapos, unang sira niya. Yun, sarado pa sila yun nito. So, ngayon lang siya nasira. Ang problema, yung sira niya ay mismong nasa LCD na niya ang may problema. Okay, so ito yung kanyang main board. So, hindi pa pala ito smart. Pa siya smart. So, okay naman yung board natin kasi gumagana naman. Ang problema, itong top board na ginamit niya, no? Yan. Ganitong top board ang gamit. So, kadalasan talaga ang problema ng ganitong top board. Bali, yan yung ating clock signal. R, CKB2, 4, BB2, BB4. Okay, CKB1, CKB3, CKBB1, BB3. Okay, so dito yan. Sa kapila, ganun din. Meron din yan dito, clock signal siya. Yan, no? Okay, malabo lang yung screen natin. So, kung di nyo masyado kabisado yung clock signal dito, pwede kayo gumamit ng tester, naka times 1 or naka buzzer siya. Tetest nyo lang siya dito. Okay. Hanapin nyo yung CKB. So, CKB2 or yung nauna, CKB1. Ito yung nauna. Yan, CKB1. Dilim lang. Okay, so dahil ang display nito ay blanco, so check muna natin yung ating panel kung may supply tayo makuha. So mayroon tayong 12. May 12 volts tayo. Hanapin natin yung BGH, BGL natin dito. Titingnan natin kung ito, bone. Check natin to kung may supply. Yep, wala. Wala siyang supply. So wala tayong supply na makuha. Puwento lang. Okay, kwento lang. Dahil ang problema nito ay wala siyang BGH kanina nung sinukat natin, no? Bagsak. So gagawin natin, mag-aabang tayo, no? So nakapunot ngayon yan, mag-aabang tayo sa BGH niya. Tapos isasaksak natin or i-power on natin. So ito kasi naka-auto on to. So mag-aabang na lang tayo dito tapos saksak natin siya, no? Para okay, BGH. So mas madali magabang sa BGH kasi talagang lumalabas yung supply dito kahit kapiranggot. Okay, saksak ko lang siya. Ayan, ay saksak ko na. So abangan natin kung ilang volts yung lalabas dyan. Yun, no? Mayroon siyang 6 volts, ano? So may lumabas na 6 volts. Bunot natin. Okay, so napansin nyo, nagabang tayo dito sa BGH niya. May lumabas na 6 volts. Tapos, nag-shutdown. So, ibig sabihin, no, nagpo-protect yung ating DC to DC. So, kung ang problema nito nasa clock signal, pag nag-cut tayo ng clock signal nito, dapat magno-normal yung DC to DC nito. Okay, so, bago tayo mag-cutting, dapat ma-check na rin natin yung mga SMD nito. Titingnan natin yung mga SMD, lahat ng SMD cap, check natin. Titingnan natin kung may short. Okay? Kagaya nito, titingnan natin kung may short yan. Okay, normal. Yan. Lahat ng SMD cap, dapat ma-check yan lahat. Pag normal yung SMD cap, yun, pwede na tayo mag-execute ng cutting method.
Okay, wala, normal. Okay. Okay. So, wala tayong makuha ang short na SMD. Okay. Okay rin. So, ang problema dito pagdating sa cutting, kasi magka-cut tayo, hindi natin alam kung saan tayo magsisimula sa cutting, kasi nga kung dito ba ang sira or dito itong side, so kaliwa kanan, so sugal, kumbaga try an error tayo dito. Pwede tayo mag-una cutting dito sa kanan natin, so dito tayo mag-execute muna, tapos pag nag-cut tayo dito, tapos ganun pa rin, ibabalik ulit natin yan, tapos lilipat tayo dito, kakat tayo dito. So pag nagkat tayo dito tapos ganun pa rin, so medyo malalim na ang problema nun. Ito yung non-R, ito yan, tapos simula ng CKB to natin ito, ilan yan? 1, 2, 3, 4, bali 4, so bilang ka dito 1, 2, 3, 4, so hanggang dito. So yung STBB, itong isa. Tapos yung CKB1 naman natin, itong sa taas. Hanggang CKB3. Okay. So ikakat natin tong 8. 8 signal kakat na natin. Titingnan natin kung magkakaroon ito ng normal na DC to DC. Pag hindi, ibabalik natin. Okay. Tingin ko magkakaroon siya ng DC to DC kasi nag-cut na tayo ng clock signal dito sa isang side. So saksak ko lang siya, try natin dito. BGH lang tayo. Okay, saksak ko lang. Tingnan natin kung magkaroon ito ng BGH. Yep. Bagsak pa rin, ano? So, negative. Wala, oh. So, bumagsak pa rin yung DC to DC natin. Hindi siya tumuloy. Okay. So, negative ang una nating cutting. So, lilipat tayo sa kabila. Pero bago yan, ibabalik muna natin yung mga naputol natin. So, ito ang mahirap pag hindi tumama yung una nating cutting. Mahirap magbalik. Okay, naibalik na natin yung pinutol natin dyan. So, ganyan talaga. Pag nagputol ka, kailangan mo ibalik pag hindi tumama yung pula mo. Ano? So, ito naibalik natin siya. Wala tayong jumper na ginamit. Kasi nga yung pag-cut natin ay isang linya lang. So, pag isang linya lang cutting, madali siya ibalik. Nadadaanan lang siya ng lead. Dugtong na siya kaagad. Okay, so, bibilang tayo ng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanggang dito. Yun. Okay. So, simula dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito, pwede rin kayo gumamit ng tester dito. Titingnan nyo kung mayroong bumaba na resistance ng inyong clock signal, ano? So, mayroon din ito. Pwede rin itong i-trace. Minsan, nakukuha siya sa ohms. Okay, ohms tayo. Yan. So, naka-ohms tayo. So, check natin. Titingnan natin kung makadetect tayo ng problema nito. Okay, ito si KB, katabi niya 10. Okay. Sunod 10. Sunod 9. Sunod 10. 10. 10. 10M din.
Okay, lumagpas na tayo. So ulit, dito ulit tayo. Ito naman. 10. 10. 10. 9. 10. Okay. So wala, ano? Wala tayo nakuhang mababa na leak sa ating sarkito. Okay. So 10 lahat. Okay, 10 lahat. Yep. Yun, mayroon dito, oh, 503. 10. Ito. Yun, 501, no? Pasok pa ba ito sa CTV natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pasok sa CTV. Ito. Ito ba yun? Yun. 501. So, positive, oh. May tama nga siya, no? So, may resistance yung mababa. Hindi natin nahuli dun sa kapila. At hindi rin tayo nag-resistance kanina dun sa kabila. So, nag-try lang tayo mag-cutting doon. Akala kasi natin doon yung may problema. So, negative tayo doon. Kaya lumipat tayo rito. So, try natin dito. Ika-cut natin yung 8. Sabay na natin ikat yung 8 kasi may tama na yung side na ito. Pag pinili mo lang kasi yung may tama dyan, hindi tumatagal, ano, bumabalik, nagkakaroon ng problema. Okay, ikat natin yung okay yun. Yun. Okay, check natin. Tester natin kung nagbabuzzer pa rin sila. Titingnan natin kung magbabuzzer. Okay, wala. Wala rin. Yep. Okay. So, check na natin yung short kanina. O yung 501 kanina resistance. Ito yun. Sabihin ko na lang. Tingnan natin yung 501 kanina. So, nasa 10M na siya, no? Okay, 10M na siya. Okay, so try natin. Testing natin kung magkaroon ito ng normal na DC to DC. Yan, lipat tayo dito. Tapos, try natin. Ground lang tayo. Tapos, mag-aabang tayo dito sa kanyang DC to DC. Dito, boon. BGH. Okay. Tapos, saksak natin. Saksak ko lang. May alaga kasi ako, may ingay na. Gutom. Yun, no? May 31 na tayo na sukat, ano? So, pansin nyo, hindi na bumagsak yung 31 natin. So, tingnan natin kung normal yung screen, hindi magaspang. Pag hindi magaspang, huwag na tayo maglagay ng resistor. Pag magaspang, maglalagay tayo ng resistor para kuminis. Okay, so gumaspang siya. Pansin nyo ba, magaspang siya. Yan, oh, gaspang niya. Okay. So, kailangan natin maglagay ng resistor. Saka, parang nagkakaroon siya ng bar lines. Okay.
kailangan natin maglagay ng resistor. Okay, so ito na, nagkabit tayo ng 1K resistor. Yan. Pinagsama natin lahat ng clock signal na nasa source cop. Tapos naglagay tayo ng 1K to ground. Yan. So bali walong sirkuito yan, 2, 4, 6, 8. Okay. Tapos tingnan natin yung resulta niyan. Titingnan natin yung display kung normal na normal siya, no? Medyo mabigat lang siya kasi medyo may kalakihan din kasi ito. Yun, no? So, mapapansin nyo, normal, finish, walang hairlines. Okay? Okay siya. So, itong side na ito may tama. Yan yung may resistor natin. Itong side na ito may tama. So, okay naman yung screen natin. Okay naman. Tapos itong side na to ay buo pa. So, okay din yan. Okay? So, sasarado ko lang natin to. Tapos magpa-final test tayo. Okay. So, final test natin to. Tingnan natin kung okay na siya. Ayan o. Atay na lang natin kasi automatic on naman yan. Yan. Automatic on siya. Okay. Yun o, okay siya. So, bali itong side na to ang may problema. Pero maayos naman yung screen natin. So, hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod natin na video. Okay na.